Ngayon nga kapatid ay muli na namang natalo itong koponan ng Blacklist International. Kaya naman kanya na naman ng sisi kung sino nga ba ang nagpatalo sa laban. Isa nga rito kapatid ay sinasabi ng ilang fans na di umano ang butas daw talaga ay walang iba kundi itong ang si Haji. Hindi nga ba ma-sustain ni Haji ang kanyang role ngayong season na ito? Sa mga pagkatalo nga ba ng Blacklist International, sumasagi na nga ba sa isip na Edward na magpapahinga na ito sa susunod na season? In the fans, nagsalita na sa sinabi nga ni Fluff TC na di umano, mas boring daw kalaban ang ibang region. Kaya naman ang patutsada nga ng ilan sa mga ito kapatid ay di umano nag-shine lang daw si Fluff TC dahil wala raw itong ang CR7. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay naganap na nga ang bakbakan ng Blacklist International at itong koponan ng Echo PH na kung saan kapatid dito nga ay inaasahan ng ilang agents na magiging maganda nga ang laban na ito. Pero hindi nga naging ganun ang resulta kapatid dahil syempre Echo PH nga yan at nasa momentum nga itong koponan nila Carl TC. Kaya naman labis-labis din talagang nahirapan itong koponan ng Blacklist International. May kita nga kapatid na ang ilan sa mga agents ay sinisisi nga itong si Haji C dahil di umano hindi raw nakakasabay itong si Haji sa kanyang role ngayon. Dahil kung ating ang matatandaan kapatid, hindi naman talaga yan ang pinapractice ni Haji C dahil biglaan nga lang umalis itong ang si Rene J dito nga sa Blacklist International dahil ilan kung bakit napilitan nga ang coaching staff ng Blacklist na ibalik nga si Haji bilang tank ng Blacklist. Dahil noong MPL Season 8 pa natin nakita kapatid na nag-groom nga itong si Haji sa koponan ng Blacklist at matapos nun, hindi na nga siya nag-tank muli at naging post-4 na nga lang ng koponan na ito. Ayon din kay Haji kapatid ay ayaw niya nang balikan ang role na yan dahil syempre sobrang hirap nga niyan at nakaka-pressure talaga. Pero ngayong season nga ay walang no choice itong si Haji C kundi maglaro nga bilang tank ng Blacklist. Kaya ngayon ay napapansin na nga natin kapatid na tila'y nahihirapan nga itong si Haji C dito nga sa koponan ng Blacklist International. May mga pagkakataon naman kapatid na nananalo ang Blacklist pero sa mga koponan na nasa ibaba o yung mga nag-i-struggling na mga koponan hanggang sa mga koponan na nasa gitna nga ng standing kapatid ay kayang-kayang talunin ng Blacklist. Pero kung itatapat mo na nga ang Blacklist dito nga sa AP Bren, Echo, RSG, o Nick PH ay hirap. Nahirap nga ang koponan ng Blacklist International. Kung patuloy ang ipapakita ng Blacklist, makakapasok naman ang mga ito dito nga sa playoffs kapatid. Pero syempre, pagsapit nga ng playoffs, dito na nga mag-uumpisang matalo at malaglag ang koponan ng Blacklist International. Sana ay may mabago nga sa kanila pagdating nga sa kanilang gameplay. Kumbaga, yung mga draft nga sa kanila ni Coach Bon ay hindi nga epektibo ngayon sa lineup na meron sila. Isang malaking kawalan talaga itong ang si Lorene J at syempre itong ang si Omay Venus bilang tank ng Blacklist International. Kumbaga kung hindi talaga mabibigyan ng solid na tank ang Blacklist, abay wala rin. Sa madaling salita, hindi talaga kaya. Pero syempre nag-uumpisa pa lamang itong ang regular season at sa next week nga kapatid halos nasa kalagitnaan na nga tayo ng regular season at pagkatapos nga ng week 3 malamang sa malamang nga nito ay mag-adjust na rin ang mga koponan sa kanilang lineup dahil syempre baka may ipasok na nga ng mga miyembro
from MDL na mapupunta na nga dito sa MPL. At yan nga kapatid, ang isa rin talaga sa ating aabangan. Dahil syempre inaabangan din naman natin itong kuponan ng Omega, kung iaakit na nga ba ng Omega itong si Idol Chacnu sa MPL o hindi pa rin. Kung hindi nga iaakit si Idol Chacnu next week, ay wag na nga tayo umasa na magkaroon itong si Chacnu ng kanyang comeback na paglalaro dito nga sa MPL. Kung gaano nga hindi naging consistent itong ang blacklist, ngayon naman ay nanalo nga itong kuponan ng Echo PH matapos nga silang matalo ng AP Bren. Well, mahirapan talaga ang blacklist sa kanilang laban dito nga sa Echo, dahil syempre nasa momentum pa rin kahit papaano itong Echo, kahit nga natalo sila ng AP Bren nung nakaraan. Kaya sa tingin ko kapatid, medyo hindi nga akma itong si Haji at itong si Yue, dahil syempre parehas nga ang role ng mga ito nung nakaraan. Bukod pa nga rito kapatid, galing ang painga itong si Haji C. Kaya siguro hirap na hirap pa rin itong ang si Haji sa kanyang pagbabalik, dahil bagong role pa nga ang kanyang ginagampanan ngayon. Sa pagpapatuloy nga kapatid, finally ay may reaction na nga ang mga Indo fans sa sinabi nga ni Flap TC, dahil nung nakaraan nga kapatid, ayon kay Flap TC ay di umano mas boring daw kapag ang kuponan nga sa ibang region ang kanila na ngang makakalaban. Agad-agad namang nag-react yung mga Indo fans dito, na kung saan may mga nagsabi nga kapatid na di umano nag-shine lang daw itong ang si Flap TC dahil hindi na nga naglalaro itong si R7. Kumbaga kapatid, parang pinagkukumpara nga ng mga Indo fans etong ang si R7 at pati na rin etong ang si Flap TC. Yung tipong sinasabi na nga nila kapatid, kaya lang naman sumikat nga itong si Flap TC ay dahil walang R7 na nakalaban ang mga ito sa international tournament ng MLBB. Well, kung titingnan naman talaga kapatid, malakas din naman etong ang si R7. Pero minsan na nga yung pinadapa nila Sanford. Imagine kapatid, sa laki ni R7, tinalo lamang siya ni Sanford. What more pa kaya kung prime na Flap TC nga ang makakalaban ngayon ni R7, abay hindi talaga ito uubra. Parang sinasabi lang kasi nitong mga Indo fans na kaya malakas ang mga PH teams ngayon ay dahil nagretiro na nga yung malalakas na pambato nila. Kung atin ding matatandaan kapatid, yung mga malalakas na sinasabi nila ay bumuo na nga yan ng super team dito nga sa SEA Games. Pero tinalo lamang sila ng Blacklist International na may dalawang rookie. Kumbaga, hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga matalo-talo ng mga Indo teams ang ating mga pambato. Ang huling nanalo nga sila kapatid ay itong ang IESF dito nga sa Southeast Asia, nang magkampiyon nga itong EVOS Legends kontra nga dito sa Blacklist International, at nakuha rin ng Indo team itong ang kampiyonato sa MSC, nang magkampiyon ang Onyx Esports dito nga sa MSC 2023. Pero matapos nun, puro Pinoy na naman ang nagkampiyon, at hinakot na nga kaagad ng AP Bren ang mga kampiyonato. Kahit nga itong MPLI na palaging ang nagkakampiyon ang mga Indo, abay nakuha na rin yan ng Pinas finally, dahil RSGPH nga ang nagkampiyon dito. Marami pa naman ang nagsasabi noon kapatid na kapag nakuha nga ng isang region ang kampiyonato dito nga sa MPLI ay hindi na nga ito mananalo dito nga sa World Tournament ng MLBB. Pero ibahin mo nga ang Pinas, dahil kahit nga nakuha natin ang kampiyonato kapatid sa MPLI, tayo pa rin talaga ang nanalo dito nga sa World Tournament ng Mobile Legends. Diyan pa lamang kapatid ay hinding-hindi talaga kayang talunin ng mga Indo teams ang ating mga pambato, tapos sasabihin pang boring ang MPLPH. Kung boring, bakit tayo palagi ang nagkakampiyon sa mga international tourna? Bago nila sabihin boring ang Pinas kapatid, dapat magkampiyon muna sila dito nga sa mga international scene.
Sa nakikita ko kapatid, hindi kasi nila kaya talunin ang mga Pinoy teams kaya yung mga ganyang patutsyada na lang ang kanilang ang sinasabi sa atin. Sa madaling salita kapatid, mas matalino talaga ang mga Pinoy dito nga sa MLBB. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.